pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Yan, sinabi na naman ni Franz Castro na squid tactics daw itong ginawa ni BP Sara na pagdalaw kay Lenny Robredo. Para daw ma-divert talaga. Alam mo, kapupusit, squid tactics. Kalokohan yung mga, ang layo po eh. Kaya makikita nyo po, wala sa hulog to, pati panunokso nila, wala sa hulog eh. No? Bakit? Ang layo naman, wala pa po sa karanasan nating lahat na may mga edad na ngayon. Wala pa po sa karanasan natin na tinuksong tao, maputi, tinuksong pusit. Kaya po tinutuksong pusit dahil maitim. Alam mo? Maghanap rin lang ng panukso, palpak pa. Ganyan po, kapurol ng mga utak. Walang katuturan. Kaya hindi nagka-catch up eh. Walang dating eh. Simpleng-simple lang po yung mga tukso kay Lenny Robredo. Ganun po magbibigay ng tukso. Mga Duterte, napakasimple lang. BBM bangag. Oh. Si Duterte natin una narinig yun. Very catchy, no? Simple lang, pero rakang dating. Lenny Lutang, ganun lang. May nalalaman pa kayong pusit, magtataka pa eh. Lenny Uts. Squid tactics daw. Ha? Basahin natin, mas maganda yung ipahiya to sa sarili niya. While the visit is described as personal and not political, you must remain vigilant and focus on the more significant issues at hand. Holding Vice President Duterte accountable for $125 million in confidential funds spent in just 11 days in 2022, Castro said. Huling-huli na to eh. Hindi ka ba nakikinig sa mismong Franz Castro, hindi ka ba nakikinig sa mismong pahiring nyo? Naroon ka eh. Tinanong ni Swansing. Sumunod sa'yo nagtanong si Swansing. Tinanong yung 11 days eh. We are satisfied, sabi ng COA. Walang issue yung 11 days. Inuulit mo na naman. Ginagawa mo na naman ng issue yung 11 days. Walang issue yung 11 days. Sabi mismo ng COA. Maniobra daw to. We should not be sidetracked by these maneuvers. The public deserves transparency, accountability, particularly on matters involving public funds. The question surrounding the use of these confidential funds must be addressed and clarified. Pumunta din siya sa Naga ay dapat tularay niya si Lenny. Yan. So, asa na yung tactics dyan? O, yan. So, ang sabi nito ni Castro, no, squid tactics to divert public attention from pressing issues. Yung sinasabi niyang pressing issues, confidential fund, may problema daw yung confidential fund doon 2022, may problema din daw yung confidential fund doon 2023. Kaya nagkakaroon ng problema kasi ginagawa niyo ng problema. Wala naman talagang problema eh. No? Ito ha, hiningi ninyo. Kahit hindi na po nila unawain, basta tayo nagkakaunawaan. Ito po ang ginawa nila, hiningi nila sa COA. Hindi man nararapat dahil confidential fund nga. Hiningi nila sa COA yung report ng confidential fund ni BP Sara. Binigay ba ng COA sa kanila? Binigay. Nilantad nga nila eh. Kung nilantad nyo na, binigay na sa inyo, wala kayong makitang problema, ano yung sinasabi nyo pa rin? Problematic yung paggasta? Ganun pa rin? Akusahan nyo na. Anong-anong item dyan yung nakita ninyo na ninakaw ni BP Sara? Nasa inyo na yung report eh. Huwag nyo na kaming paandaran na ano. Yung mga flag-flag. Hindi po kaso yan. Matagal na pong sinabi ni Tatay Digong, lahat ng ahensya na pa-flag, trabaho po ng COA yan. Alam nyo yung parang nag-check yung teacher. Ha? Teacher ka, nag-check ka ng mali. Pag may nakita kang mali, eekesan mo. 1 to 100, 98. Isa-isa lang, call ka lang muna. Nagpapaliwanag pa ako. 98. Ha? 98 yung nakuha ng bata. Sa normal na mag-isip, yung 98 na yun, out of 100, putang talino mo. May award yun. Dalawa lang mali. Pero sa mga abnormal magmanita, may dalawa kang mali ah. Ang bobo mo naman. Ganun po yun. No? Ganun po nila pinalalabas yun. Natural, may makikita dyan yung COA. Kaya nga sila COA. Kung wala na sila makikita,
parang ang ine-expect ba natin, perfecto lahat ng magte-test. Alam niyo po ba? Makakalahati ka lang, 75 ka na eh. Sa normal na pag-grade. Hindi pa nga makalahati, di ba? Kinukwenta pa nga yan, yung highest at lowest, may meron pang formula dyan na kakaiba. Pero hindi po normal na ping may makikitang mali yung teacher, ang tawag na sa mga bata ay bobo. Dalawa lang ang mali, out of 100. Super talino yun. Pero dahil mga abnormal itong mga nagsusuri, akala nila lahat ng mga makitang pagkakamali. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Kaya nga sila kuha. Dahil marami silang nakikita. Kung wala silang makikita, hindi sila bagay sa kuha. Ang kuha, lahat yan. Kulang ng isang pirma, kulang ng ganun, kulang ng petsa. Yan po ang tinitignan nila sa mga papeles. Okay. Disallowance. Okay lang sana, no? Okay lang sana yung disallowance na yan. 2022 may disallowance. 2023 wala pang disallowance. Badong 2023 daw, pati daw 2023. Isa lang, cool lang kayo. Isa-isahin lang natin. Pag sinabi pong disallowance, krimen ba yan? Hindi. Kasi kung krimen yan, sinampahan na ng impeachment si BP Sara. Gigil na gigil nga sila impeachment. Hawak na nila yung papel eh. Tandaan po nyo, hawak muna yung papel. Hindi naman tayo bubong mga tao. Gusto nilang impeach si BP Sara. Wala silang makitang impeachable. Yun po yun. Yung po bang notice of disallowance, krimen, hindi po. Kung krimen yan, edi mas malalaki yung notice of disallowance ng Department of Agriculture, Department of Transportation, at Department of Public Works and Highways. Bakit hindi nila inimbitahan? Bakit nila imbitahan yan? Eh, hindi naman si Sara Duterte ang pinuno niyan. Kung hindi nga nag-resign si Sara Duterte sa DepEd, eh, kakalkalin pa rin nila. Actually, kinalkal nga nila yung DepEd. Eh. Di ba? Yun. Ang point lang, hindi naman totoo yung gusto nila. Hindi naman totoong transparency yung gusto nila. Ang gusto nila, idiin si Sara Duterte. Di ba? Hindi naman transparency gusto nila. Bukang bibiglang nila yung transparency. Dahil kung ang gusto nila transparency, nauna pa si Tatay Digong na magsabi na open the books. Unang maisog rally pa lang, sinisigaw na ni Tatay Digong, open the books. Bakit wala nag-open ang book sa inyo? Ano tanong ni, ano, ni, anong pangalan nito? Ted Pailon. Eh, sino po ang bumubusisi naman ng budget nyo? Wala. Walang bumubusisi ng budget nila. Ha? Wala. Eh, saan po napunta yung billion-billion ayon kay Herrera, Congressman Herrera? Saan napunta yung billion-billion na savings ng pamahalaan? Ni-record, wala kayo. Kung pati-record, wala. Putya, naglaho, pati-record. Hindi po pwedeng pati-record, maglaho. Naglaho na nga yung pera, pati-record, naglaho. Tapos, mananawagan kayo accountability. Alam niyo po, galing ako sa gobyerno. Dalawasin ko po yung AOM na yan. Wala po namamatay dyan. Notice of disallowance, may 6 months ka pa. Alam niyo ba kung kailan lang nabigyan si BP Sara na notice of disallowance? August. Alam niyo pa petsa, August 24. September, inimbestigahan niyo. Wala nga kayong nakita eh. Wala kayong nakita. Hawak niyo na yung papel galing sa COA. Wala kayong nakitang katiwalian. Pinalalabas lang ninyo na may katiwalian. Kasi yung mga tao, hindi sanay sa mga tawag na disallowance. Yung mga tao sa gobyerno, yung may mga hawak na pondo, sanay po kami dyan. Sa terminong disallowance, sa terminong AOM, Audit Observation Memorandum. Memorandum yan kasi may nakita sila eh. Kung hindi sila mag-i-issue ng AOM, yun ang katakataka. Kasi putya, wala nakikita yung auditor ng COA. Ha? Grabe. Bakit? Baka nalagyan yan kaya walang nakikita. Habang may nakikita, normal po ang transaksyon. Kung marami silang nakikita sa OBP, pero tinanong nyo ba kung ano yung nakikitang obserbasyon? Nakinig ako. Ako nakinig lang, Castro. Ha? Nakinig lang ako. Ikaw, participant ka. Hindi ka nakikinig. Simple lang po yung sinabi.
Katulad nun, meron po bang meron po bang mga Office of the Vice President? Meron bang mga hindi natanggap? Kasi ang problema diyan, ghost delivery, di ba? Meron bang mga hindi yung mga pakain at iba pa, lahat ng mga social program, lahat ba yan ay naibigay? Naibigay lahat. Eh, malapit na mag-expire. Puta, pwede pa nga kainin yan. Malapit pa lang pala. Tanga ba tayo?